nyo kung naalala ninyo sa mga kaidaran ko, mayroon pong commercial nung araw ang Magnolia na mayroon silang chocolate candy bar. At ang sabi sa commercial na ito, kung kayo'y nagugutom at kumain kayo nitong chocolate na ito, tiyak na magkakaroon kayo ng tunay na kasiyahan. Marahil, totoo yun. Talagang magkakaroon ka ng kasiyahan pero hindi tunay na kasiyahan. Nasubukan niyong kumain ng candy sa buong buhay ninyo. Tignan ko kung makikita niyo ano itong sabihin. Hindi tunay na kasiyahan. Nakita na ba kayo ng tao mayroon po itong kakontentuan? Na sa buhay niya talagang nasisiyahan siya, wala na siyang hinahanap, wala na siyang ano pa mang hangad, kundi siya ay kontento sa buhay. Nakita na ba kayo? Mahirap yata maghanap. At mahirap hanapin at matutunan ang makontento, magkaroon ng dalisay na kasiyahan. Ayos ko po yung bahagi itong paksang ito. Dalisay na kasiyahan o true satisfaction. Genuine satisfaction. Now, ang Panginoong Yesus ay nagtuturo sa aklat ng Mateo na ang true satisfaction o genuine satisfaction ay posibleng maabot ng isang tao. Maari siyang magkaroon ng tunay na kakontentuhan. Kaya, bilang Kristiyano, Matthew chapter 5 verses 1 to 6 ay mahalagang maunawaan kung paano natin maabot ang tunay na kasiyahan sa buhay. Basahin po natin Matthew chapter 5 verses 1 to 6. Matthew chapter 5 verses 1 to 6. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. At binugan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanilang karian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapi sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpaumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy namin hinihingi ang inyong banal na Espiritu na siyang magturo sa amin ngayong hapon at magbigay ng liwanag ng kaunawaan ng inyong mga salita at liwanag din po ng pagkakilala ng aming sarili tungkol sa aming pong pangangailangan sa inyo at kalagahan na magkaroon kami ng totoong relasyon sa inyo. Pagpalain po ninyo ang aming pong pag-aaral ngayong hapon na ipaunawa niyo sa amin at ipakita niyo sa amin ang totoong pag-abot ng totoong kasiyahan o dalisay na kasiyahan. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Nabatay po dito sa ating binasa, verses 1 hanggang 6. Nakita natin nakaraan na ang pagtuturong ito ng Panginoon ay tungkol sa mga tao ng Diyos na nasa loob ng karian ng Diyos kung paano mangugali. Nakita natin na ang pangugali ng isang totoong Kristiyano sa loob ng karian ng Diyos, dapat siya ay makikitaan ng pagkapulubin ng kanyang espiritu. At hindi lamang pagkapulubin ng kanyang espiritu ay dapat din makita na ang isang taong nasa karya ng Diyos ay puno ng kahapisan. Hindi dahil siya ay gutom, hindi dahil siya ay mahirap, kundi kahapisan dahil siya ay nakakagawa ng kasalanan. At nahapis siya dahil siya ay likas na nagkakasala. At itinuturo din dito na mapalad ang mga maamo, mga mapagpakumbaba
sapagkat mamanahin nila ang lupa na ang lupang tinutukoy dito ay ang lupain na ating palutunguhan sa kanyang karian. Ito po ang dapat makitang ugali sa ating pong mga buhay. Pagkatapos po nitong tatlong katangian o attitude ay dinugtong po ang pagiging uhaw at gutom sa katwiran. Ganito po ang sabi sa verse 6. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Sila ay ifulfill. Sila ay masasatisfy sa kanilang mga buhay. Na ang tanong, paano po maabot ang genuine satisfaction o ang dalisay na kasiyahang hinahanap ng mga tao? May tatlo pong pagliliwanag. May tatlong pagliliwanag. Unang pong pagliliwanag, tunay na kasiyahan sa buhay, ito ay pangako. Ito ay pangako. Ikalawa, ito ay proseso. Mayroon po itong mga hakbang. At pangatlo, ito po ay pagbubusog o pagpupuno. Isa-isahin po natin ito kung paano po natin maabot ang totoong kakontentuhan sa buhay. Sapagkat po ang tayo kontento, nandiyan po sa kanya ang totoong kaligayahan, kagalakan sa buhay. No, paano po ito? Matatamo? Tignan natin ang unang pagliliwanag. Una, tunay na kasiyahan sa buhay, ito ay pangako. Pangako ito, gaya ng ating text na sinasabi, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat, ito lang po yung promise, sila ay bubusugin. Sila ay bubusugin. Ang pagkakasabi po sa Ingles ay ganito, blessed or blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Sila ay bubusugin. So ito po isang pangako. Ito'y kaloob. Hindi ito pinagtatrabuhan. Hindi ito pinaghihirapan upang makamit. Ngunit, minimiki, dinidesire. Dinidesire ang pangako ito ng Panginoon. Sa mga tuwid, pag sinabing pangako, ito ay tinatanggap. Hindi ito paghihirapan mo. Hindi mo magpapaturo ng pawis, kundi ito ay tinatanggap. Literally, ang pagkakasabi niyan sa original na pagkakasabi, patuloy na ikaw ay pupunuin. Ang satisfaction, ang katiwasayang ito, I mean, ang kasiyahang ito ay hindi once and for all, kundi patuloy mo itong matatanggap sa bawat sandali ng iyong buhay. Pero mag-ingat tayo sapagkat sa pagmimithi natin nitong kasiyahan, mayroon pong mga tukso na dumarating sa ating buhay. Mayroon pong apat na tukso na dapat natin ingatan. Unang tukso ay ang dikta ni Satanas. Siya ay magbibigay sa iyo ng paraan, hihimukin ka na itong gawin mo at magkakaroon ka ng kasiyahan sa buhay o kakontentuhan. Mag-ingat, sapagkat si Satanas, ang sabi niya, ikaw lamang ang makakagawa ng sarili mong kasiyahan. Nakadepende yan sa iyo. Kailangan mo itong pagtrabahuan. Yan ang tukso ni Satanas. Kaya kapag ka ikaw ay nakakarnig niyan sa iyong budhi, sa iyong puso, sa iyong isipan, na nasa iyo ang kasiyahan, hindi po yan sa Diyos. Sapagkat ang totoong kasiyahan o kakontentuhan, ito ay kaloob ng Diyos. Ikalawa pong tukso, yung pong mundo, sanlibutan. Ang sanlibutan din ay bumubulong sa ating mga tenga sa pamamagitan ng ating nakikita at nadarama. Sinasabi ng mundo, uy, nasa akin ang lahat ng kailangan mo. Gusto mo ng karangalan, gusto mo ng kabantugan, gusto mo ng kayamanan, gusto mo ng kagandahan, abutin mo lahat yan, ibibigay ko sa iyo.
Kung yan po pumubulong sa iyo na may pangako ang mundo na ito makapagbibigay sa iyo ng satisfaction, never. Now, alam natin kanina, pinag-aaral namin sa mga kabataan kanina na ang topic namin is, give me your heart, my child. Bigay mo sa akin at iyong puso. At ang akin pong introduction, what can you give to a person who has everything? Ano may bibigay mong regalo? Bagamat ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan, and yet, siya rin ay humihingi sa atin yung pinaka-dear sa atin, pinaka-masarap at pinaka-minamahal natin. Ano yun? Yung puso. Now, mayroon bang taong kakunting, may tao bang punong-puno na na lahat bagay na sa kanya? Sabi ng kapataan, mayroon. Sino? Si Solomon. Pero si Solomon, nagtuloy-tuloy lahat ang mga ginto dumating sa kanya, barko-barkong ginto, brilliant, at lahat ng alahas, lahat ng kabantugan, dumating sa kanya, hindi siya kontento. Naghahanap pa rin siya ng kasiyahan, nagpagawa siya ng hardin, nakabundukan, nagkumawa siya ng malaking tangki para diligan ang buong kabundukan. Pero sabi niya, lahat ng aking nagawa ay para lamang nanguhuli ng hangin. All are vanities. Wala hukang. Wala pong kasiyahan. Hindi ang maibibigay ng mundo. Hindi mundo ang magbibigay ng totoong kakontentuhan. At ikatlong tukso na maaaring bumulong sa atin. Alam niyo ba kung ano yun? Yung ating sarili, yung ating karnal, yung ating flesh. Pag sinabi pong flesh, yung ating pong sin, remaining sin. Kung Christian ka, kung hindi ka Christian, yung iyong nature as a sinful man, a sinful person, bumubulong yan at pinapadama sa iyong mga damdamin yan. Lahat, mangingilabot ka sa ganda ng hinihingi ng desire ng iyong laman. At kapag ang laman mo ay nagsasabi, pagsikapan mo, habutin mo, gawin mo lahat ng paraan. Kung ikaw ay 40 anos, no, sabihin mong 20 ka lang. Kung ikaw ay isang lalaki, sabihin mong babae ka. Ganyan po ang laman. Dinadaya ka, nagbubulong yan para ikaw ay magsikap na maabot mo yung hindi mo kayang abutin. Hanggang sa ikaw ay makatapak ng tao, hanggang sa ikaw ay makapanakit ng ibang damdamin ng tao na sinasabi ng iyong laman, abutin mo, sikapin mo, kaya mo yan. Pag yan po ang bulong sa iyo, alam mo hindi sa Diyos yan. Bakit? Sapagkat ang kasiyahang matatanggap ng isang Kristiyano ay kaloob ng Diyos. At pang-apat pong tukso na bumubulong sa atin at magandang kanilang pamamaraan ay ang relihiyon. Ang relihiyon, ang pangako ng relihiyon sa amin, maabot mo ang banal na kasiyahan. Pag ikaw naging miyembro sa aming iglesia, mayroon kang banal na kakumpentuhan. Hindi yan magbibigay ng ibang mga reliyon sa amin lamang. Pag yan po ang bulong sa iyo ng mga grupong denominasyon, eh huwag po kayong maniwala dahil ang kakontentuhan, ito ay kaloob ng Diyos. Kaya ito masasabi ko sa inyo mga kapatid, sa atin lahat, makinig ka. Makinig kang maigi. Tanging Diyos lamang ang makakabusog ng iyong buhay. Tayo po ay nilikha ng Diyos na espiritual sa loob. At ang espiritual na ito ay hindi kayang at hindi mapupuno ng anumang material. Ito ay mapupuno lamang ng Diyos. Tanging sa kapangyarihan ng Diyos lamang darating ang dalisay na kakontentuhan. Tanging Diyos lamang. Ibaon natin yan sa ating puso. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay niyan. Ngayon, yun yung unang pagliliwanag na ang totoong kasiyahan sa buhay ay pangako. Pag sabing pangako, hindi mo pagtatrabuhan. Kailangan mo tumitiin at ito ay ipagkakalob sa iyo. Ikalawa, pagliliwanag din na tunay na kasiyahan sa buhay, ito ay proseso. Ito po ay proseso. Now, ito pong beatitude, ibig sabihin, beatitude, o dapat ito ang iyong maging ugali sa karya ng Diyos, hindi ito matatamo ng sino mong tao, hindi ito magitan ng iyong sariling pagbabago,
yan po ay pagbabago ng moral. Kung tawagin yan, outward reformation but not inward regeneration. So, ang beatitude po, ito po ay resulta ng iyong pagsuko kay Kristo. Ito yung resulta ng iyong pagsampalataya kay Kristo na siya lamang ang iyong tanging tagapagligtas at tanging kaligtasan. At kapag ito ay nagawa mo o ginawa sa iyo ng Diyos, totoo, meron kang bagong attitude. Bagong attitude, ito yung nandiyan po sa ating buhay, ang bunga ng Espiritu Santo. Kaya nga, ang beatitude sa Matthew 5 ay tinuturo ng Panginoon na ito'y dapat nating gawin. Beatitude. Ngayon, nakita natin ang tatlong na una. Ano yung una? To be poor in spirit, mourning, no? Pagdadalamhati at maamo. Yun po yung unang proseso na dapat nang gawin para matamo natin ang dalisay na kakontentuhan. Unang-una po, dapat po naranasan natin at maranasan natin ang pagiging poor in the spirit. Basahin natin, verse 3. Kita nyo, ang taong na kay Kristo na, mayroon na siyang attitude na yon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 3, ang taong yon na Kristiyano na mayroong attitude, mayroong ugaling ganun, mapapalad. Sino pong mapapalad? Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yung po yung unang hakbang ng proseso. Yan yung proseso. Dapat makita ko na o dapat tayong matutong mamuhay na may kababaang Espiritu. Pag sinabi pong poor in the Spirit, hindi lang ikaw pulubi, no? Ikaw ay nagpapalimos. Actually, yun ang picture. Yun ang larawan ng isang taong mayroong pong aba na Espiritu tulad ng isang pulubi na wala na siyang magawa sa kanyang sarili. Umaasa lamang siya sa bigay. Umaasa lamang siya sa awa ng mga tao. Bilang Kristiyano rin, wala tayong magagawa sa ating sarili. Sa sarili nating lakas, sa sarili nating paraan para tayo ay maging mapagpakumbaba. Kundi tayo umaasa lamang sa biyaya ng Panginoon. We are poor. Bangkarotin tayo sa espiritual na kakayanan. Samantalang si Kristo lamang ang tanging makapagbibigay nito. Wala tayong may alok sa Diyos. Wala tayong mapagmayaman. Kaya ko yan, Panginoon. No? Aminin mo, wala ka talaga magagawa. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi ka makakarating sa ganyang kalagayan mo. So, dapat tayo po ay laging umaasa at dumidepende, ibig sabihin, pulubi tayo pagdating sa kakayanan ng Espiritu. Yun po yung unang proseso para marating natin yung pang-apat na kasiyahan. Then after na ikaw ay naging poor in spirit, isang paraan ng pagiging aba sa Espiritu ay yung sinasabi sa verse 4. Ano sabi sa verse 4? Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Nahahapis. No? Nahahapis saan? Sa kanilang kalagayan na mahirap? Hindi po. Sila ay namimigati o nahahapis dahil sila ay nakakagawa ng kasalanan sa Diyos at sa kapwa. Nahahapis sila sapagkat kahit anong sikap nila na maging mabuti, talagang nakagawa sila ng kasamaan sa Diyos at sa kapwa. At sila'y namimigati sa ting makita nila talagang sarili, hindi ako perfecto, Panginoon. Wala talaga akong kaya. Ako'y mahihinang tao. Kung inaamin natin yan, mga kapatid, nakikita ang iyong pagiging poor in the spirit dahil ikaw namimigati sa iyong likas o kalikasang makasalanan. Dahil sa kung ikaw ay makasalanan, natural, hihingi ka ng forgiveness sa Panginoon, 1 John 1:9. If you confess your sin unto Him, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all your wickedness. Kaya nga kung ikaw ay aba sa Espiritu at ikaw ay namimigati sa kalagayan mo, dependent ka sa Diyos, natural, ang bunga niya, ikatlo ay pagiging maamo, pagiging mapagpakumbaba. Ano pang may pagmamalaki mo? Aba ka sa Espiritu, nalulungkot ka na ikaw ay hindi perfecto, lagi nagkakasala, wala ka may pagmamalaki, kundi maging
maamo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Pag sinabi pong maamo, kilala mo ang iyong kahinaan. Dama mo ang iyong pangangailangan. Balansi ka sa buhay. Laging una ang Diyos. Laging una ang Diyos. At laging kinokontrol ang sarili sa sariling interes. May paniniwala tayo sa buhay natin. Una, number one sa buhay natin ang ating pamilya. Yan ang paniniwala ng tao. At yan ang katwiran ng tao. Sa Diyos, yun ba, number one? Dapat ba number one ang iyong anak? Bilang isang Kristiyano? Dapat bang number one ang iyong trabaho? Dapat bang number one ang iyong asawa? Dapat bang number one ang iyong banan? Lahat yung number one, di ba? Eh, sino talaga number one? Paano natin i-resolve ba yun kung lahat ay number one? Trabaho ko, dapat number one yan. Sarili ko, dapat number one yan. Asawa ko, number one. Eh, paano mo how do you reconcile that? Ito ay sa pamagitan ng picture ng hub, ng bisikleta, gulong. Yung number one dyan ay yung hub. Ito yung kumakapit ng lahat ng mga spokes. No? Tapos yung rim na yun. Yun yung buhay natin. Kung wala yung hub na yan, yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung sarili mo, blag-blag yan. Kaya dapat, laging lahat yan, bagot number one sa'yo, pero number one sila doon sa iyong number one Diyos. Okay? So number one talaga ang Diyos upang maging number one ang asawa mo, number one trabaho mo, number one ang anak mo, number one mo ang sarili mo. Pero when it comes to say, relationship with sa Diyos, dapat number one ang Diyos. Kaya kung sasabihin mo lamang na wala sa context na ang Diyos ang nasa sentro sa buhay mo, eh dapat number one ang asawa ko. Now, sa kasal, di ba, kadalasan, ang payo sa counseling, sa premarital counseling, dapat parehong Christian ang mag-aasawa kung Kristiyano ka. Bakit? Sapagkat ang Christian, pareho silang may Kristo. Kaya nga, triangulo ang buhay ng mag-asawa. Triangle. Si Christ ang nasa sentro, lalaki sa kapila, babae sa kapila, kaya sila triangle. Si Christ ang center. Christ-centered marriage siya. Kung wala si Kristo, kayong dalawa lang, ay hindi tatayo yung triangle. Sira yan. So sa mga twin, kailangan talaga, number one ang Diyos, pumapangalawa na lamang na number one ang bawat gawain natin, activities sa buhay. Now, pag sinabi pong maamo, ito yung proseso na kung ikaw ay poor in spirit, then you mourn for your nature as sinful and sinner, then nagiging mapagpakumbaba ka. Anong masunod doon? Wala ka nang pinagmamalaki, wala kang pwede ipagmalaki, wala kang aasahan kundi ang Diyos lamang. Anong tawag doon? Hindi ba yun ay kakontentuhan sa Diyos? Kakontentuhan sa Diyos. Na pag sinabing maamo, kadalasan sa atin, pag sabing maamo, meek is weak. Para bang binabatok-batokan ka nalang, mahina ka talaga, mahina. Yung mali po yun, hindi po yun ang totoong maamo. Ang totoong maamo, ganito, umaamin siya na mahina siya. May limitasyon siya sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. Kaya, idinudulog niya sa Diyos na siya nagkakamali. Idinudulog niya sa Diyos na, Lord, kung hindi niyo palatawarin, mananatili akong mayabang at mahina. May example sa Bible na parehong nagpapakita ng meekness. Pero one is righteous. The other is talagang totoong maamo. Now, hindi po yung tinutukoy ko yung the Pharisees and the publicans. Sa Old Testament po, sino ang nagpakita ng kaamuan? Na siya ay nagsimula poor in the spirit, nag-mourn siya sa kanyang kahinaan, then afterward, naging meek siya, pero hindi katotohanan. Alam niyo po sino yun? Si Saul. Yes. King Saul. Talagang meek siya. Yun ang mayabang. Nagpatayo pa nga siya ng
monumento ng kanyang sarili. Yeah? Tapos, yung mga iniutos ng Panginoon na dapat ubusin, patayin lahat, pati yung hayop ng mga Amalekites, sapagat ang Amalekites, kumbaga sa ating panahon, yung picture niyan ng karumanduman na kasalanan, wala kang dapat kasalanan iiwan sa buhay ko. Kaya kailangan mo talagang alisin lahat yan. Pero si Saul, nag-disobey siya sa God. Mahal na kasi ang kasikatan sa kanya mga tao. Pinagbigyan niya yung mga tao. Sabi ng mga tao, iwan natin yung matatabang tupa pang sacrifice natin sa Diyos. Ang sabi ni Saul, okay. Ang sabi, patayin yung hari ng Amalekites, hindi pinatay ni Saul. Paano? Paano yung papatay? Kasi kung nandiyan yung hari niyon, eh bandog siya. Eto, nakulong ko itong ang hari nito. Pero pagdating ni Samuel, ang sabi ni Samuel, sabi ni Samuel, praise the Lord, hallelujah! Ginamit niya ang pangalan ng Diyos doon, ha? Pero sinungaling siya. Huh? Oh my God! Praise the Lord, hallelujah! Samuel, nakita mo, sinunod ko ang Panginoon. Pero sabi ni Samuel, ano yung narinig kong? Oh, Ah, hindi, kasi yung matatabang ano niyan, sabi ng mga tao na iwan pang sacrifice talaga. Ang sabi niya yung Samuel, no, it is better to obey than to sacrifice. Ang ginawa mong kasalanan niya ay tulad ng pagsamba sa disbusan. Kaya simula ngayon, aalisin sa iyo ang kahayari. Then ito na, si Saul sa 1 Samuel chapter 15, verse 25. Babasahin ko yung part na yon. Ang sabi ni Saul kay Samuel, ngayon nga'y hinihiling ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan at bumalik ang kasama ko upang ako'y makasamba sa Panginoon. What's the context? Di ba ang ganda? Siya yung humingi ng kapatawaran at humingi siyang tulong, samahan siya para makasamba sa Diyos. Pero anong konteksto talaga? Anong ibig sabihin ni Samuel dyan, ni Saul dyan? Ang sabi niya kay Samuel, Samuel, o sige, pinagsisihan ko na yung kasalanan ko. Pinagsisihan ko na, huwag mo lang sabihin sa mga tao, samahan mo kung sasambaro para masabi ng mga tao, ako ay isang taong matuwid. Pero tama yung pangusap niya ng isang week. Tama yung pangusap niya bilang isang maamo. Pero hipokrisya. Yan po yung to, sinasabi yung turo ni Prophet Jojo na ginagamit yung pangalan ng Diyos sa maling context. Maybe sa panlabas, talagang kita mo parang holy. Kaya ginagamit mo yung salita ng Panginoon pa, biyan na, ano mo, makasalanan kung anong pinagagawa mo sa buhay mo. Yan si Saul. But David, si David ano nangyari? Nagkasala siya kay Bathsheba, di ba? Nakita si Bathsheba naliligo. Eh, kasalanan ni Bathsheba mo kasi kung saan naliligo eh. Si David naman, imbis punta sana sa trabaho, sa gera, yun ang trabaho niya, dahil hari siya, dapat nangunguna, ay nagpahina sa bahay. Painom-inom na home lemonade habang naglalakad sa patio ng kanyang palasyo. Nakita si Bathsheba naliligo. At ang sabi niya, oy, sa katulo, sa kanyang sundalo, tuloy mo yan. Hanggang sa nagkaroon siya ng relasyon at nagbuntis ito. Pagkatapos, hindi na may tatago ni David. Na nagbuntis na si Bathsheba, pinatawag yung kanyang mister, si Uriah. Nasa gera, nandun sa front line, yung kanyang mister na ipag-away. Matakan dun. Ang sabi niya doon sa kanyang isang general doon, sundin mo si Uriah, sabi mo pa-uwi sa kre. Pinauwi. Nagulat si Uriah na welcome siya ng hari. Kahit mismo, hiniyahin siya maghapunan, tapos inuman sila. Ninasing pa ni David. At umalasing na si Uriah, sabi niya, Uriah, sige, munta sa asawa mo. Sumiping ka sa asawa mo, dahil tagal mo sila kita. Palay ko, mista mismo na talaga. Umuwi si Uriah, pero pagkagising, nasa pinto lang pala, sa labas, hindi umuwi. Ano katuwiran ni Uriah? Hindi ko pwedeng pagtaksilan ang aking mahal na hari. Para lang magkaroon ako ng kasiyahan sa sarili ko. Gayun ang aking mga kasama ay naroon sa gera. Inang basic pinaulit ni David yung pero ayaw mo talaga ni Uriah.
Kaya sabi ni David, isa pong paraan ng murder, sumulat siya ng note na pinadala pa kay Uriah. Uriah, galing mo ito kay Joab sa iyong commander-in-chief doon at sabi mo na, okay, nagawa mo rin trabaho mo. Pero nakalagay sulat doon, sabi, oh, General Joab, itong si Uriah na nagdala sulat dito, ilagay mo sa mismong harapan ng pinto ng kalaban para madaling matugla. Sino nung naman ni Joab? Pagdating doon, oh, kalalagay na buk, patay. Oh, isang uri ng murder yung ikaw magbigay ng painturon daw, pakain mo si ganito. Ano nangyari? Nagpunti si Bathsheba. At kinuha ni David. Pero may sinabi ang Diyos sa Numbers 32 verse 33. Be sure your sin will find you out. Akabuhin ka ng kasalanan ko. Kahit ilang taon nang lumipas, lalabas yun. Kaya ang Diyos ay nagsalita kay Prophet Nathan. Punta mo si David. Sumasamba siya, nagtataas siya ng kamay. Pero may tinatago siya ng kasalanan, pati na ng buong karihan. Nagkukunwari pa rin siya. Kaya sabi ng David sa Psalms 32, na sa tuwing magtataas siya ng kamay, para daw nanginimay ito, para may cancer, dahil alam niya, nakikita ng Diyos ang kanyang puso. Wala siya isang makasalanan. Kaya sinasalag kong taroon, alam mo, mahal na hari, mayroon pong isang bayaman na mayroong bisita dumating. Ayaw naman niya papatay yung kanyang mga tupa, kaya ginawa niya, yung isang mapuluping tao na mayroong iisang tupa na pinapaliguan niya at sinasabunan ng lifebuoy at inisprehan ng pabango, nilalagyan ng laso ang kanyang liig at itinatabi sa kanyang paghiga. Yun ang kinuha ng mayaman para ibigay doon sa bisita. Kali si David, kailangan mapatay ang taong yun! Kailangan magpalit siya sa kanyang ginawang kalapastangan! Kaya sabi niya, Propeta Nathan, ikaw yung mahal na hari. Kaysa isang asawa ni Uriah, inuha. Yun, ano po ang reaction ni David? 2 Samuel chapter 12, verse 13. Ganito ang sabi ni David, at sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Hindi ka mamamatay. Dahil totoong meekness ang ipinakita ni David. Sinabi na David, I have committed sin against God, against my Lord, and against man, Bathsheba and Uriah. Si Haring Saul, wala siyang biyaya ng Diyos. Si David ay may biyaya dahil totoo siyang mama. Totoo siyang meek. Kaya kung madama natin, sino man sa atin dito na madamo mong walpakanti ka na, bisamin umaaming ka ng kasalanan, at ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon, nakuhaw ka ng katwiran. Ang pangako dyan, doon ka tatanggap ng totoong kabusugan. Doon ka tatanggap ng totoong kabusugan. Kaya lang sabi sa ating text, verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Alam niyang siya may hirap. Abang-aba siya. Namimigati siya sa kanyang ginagawang kasalanan. At walang-diwala siyang kapayapaan hanggat hindi niya ito ipinahayag sa Panginoon. Uhaw na uhaw at gutom na gutom siya sa katwiran ng Diyos na kailangan niyang matanggap upang sa ganon hindi siya mamuhay ng pagkukunwari at sa bunga ng kasalanan. Ang pangako ng Diyos dyan, for they shall be filled. They shall be satisfied. So yun po yung pangatlo. Pagliliwanag. Ano yung una?
ito ay pangako. Ikalawa, pagliliwanag, ito ay proseso. To be poor, maging minigati, morning, and meek. Kaya, pang-apat, sila'y bumusugin. So, ikatlong pagliliwanag, tunay ng kasiyahan sa buhay ay pagbumusog. Pangako, proseso, pagbumusog. Sa ibang salin, pupunuin. Be filled, pupunuin. Sino magpupuno? Sino magpupuno upang ang isang tao ay masiyahan? Tanging ang Diyos lamang. Sino ang pupunuin? Those who are hunger and thirst for righteousness, because he is poor in the spirit, mourning over his sins, and meek sa kanyang kalagayan. Kaya siya ay pupunuin ng Diyos. Sino sila? Silang mga gutom at nahuhaw sa katwiran. Paano natin makita ngayon yan? Like for example, hindi ka makakaroon ng kagutuman hanggat hindi ka nabakante. Hanggat di mo na-realize na makasalanan yung ginagawa mo, yung buhay mo kasalukuyan, hindi ka kailanman mabusog. Kasi hindi ka maamin na ikaw ay gutom. Noong Thursday, may kainan kami nung sa Magdiwang eh. Masarapang kainan nila. Talaga ko, sabi na, busog talaga. Wala na nila kailang kakulan to. Pero hindi nakaramdam. Kasi hindi ako kumain eh. Bakit? Hindi ako maming busog ay gutom ako eh. Busog pa rin ako sa sabi sarili kasi kumahatap ng spaghetti rin bago ng dalon. Kaya hindi ko narasahan, natikman yung pagkain. Pero yung mga gutom at mga uhaw, satisfied na satisfied sila. Oo, ako hindi. Pag-uwi sa bahay, tapos pag-iro. Naghanap pa ako ng makakain. Uminom pa ako ng palibagong Pepsi. Now, sino po ang nagugutom at nauuhaw? Sino yun? Aba sa Espiritu? Namimigati na siya makasalanan? Maamo siya na nagyang patawarin siya ng Diyos, nauuhaw sa katwiran ng Diyos. Na paano gagawin ng Diyos ang pagpuno? Eh, sinabi na rin eh, may pangako na, and they shall be filled. Fulfilled. Pero yung filled doon, mga kapatid, kung ating po ilalarawan ito sa teksto sa Lumang Tipan, ganito po. Buksan natin ang Isaiah 57:15. Ang sabi po sa Isaiah 57:15, ganito po yung picture o katotohanan kung paano po pinupuno o binubusog ng Diyos ang tao. Ganito po ang sabi. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at patayong na tumatahan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ang Diyos yun, di ba? Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, ang sabi ng Diyos. At kayo din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Na ano pong pinapakita ito? Paano po ginagawa o pinupulpit ng Panginoon doon sa mga tao uhaw sa katwiran, gutom sa katwiran, at ganitong binubusog? Gito paraan. Ang Diyos ay hindi basta-basta yan pumapasok sa buhay ng tao. Ang Diyos ay naninirahan sa napakataas at napakatayog na walang hanggan. Doon sa kalangitan, banal siya. Pero, siya din ay nananahan doon sa mga nagsisisi ng kanilang kasalanan. Nagpapakumbaba. Nananahan ang Diyos diyan. At ang sinabi dyan, upang buhayin ang loob ng mga mapagpakumbaba
at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Meaning to say, they will be satisfied. Sila po ay makokontento. Kung paano nananahan ang Diyos sa eternity, nananahan din siya sa mga maamo na nagsisisi ng kanilang kasalanan. Bakit? Dahil gutom at uhaw sila ng kapatawaran ng Diyos. Gutom sila at uhaw sa kapatawaran. Kaya sila yung mga taong nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Sila ang mga taong suko sa mga sariling pagmamatwid. Sila ang mga taong pagod na sa kanilang sariling pagsisikap dahil sa pagbawi ng kanilang pagkamakasalanan. Sila ang mga taong nananabik ng pagbabago ng buhay na gawa ng Diyos kapag ang Diyos ay nagpatawad sa kanilang kasalanan. Ikaw ba yun? Tayo ba yun? Hanggang mo ba ang righteousness of God? Bakit hanggang ngayon mapagmataas ka pa rin sa iyong kasalanan? Hindi mo pa rin mabitiwan. Bakit? Kaya ang panuwagan dito, hayaan natin tumawag lahat ng sino mang nais ng katwiran ng Diyos. Mga makasalanang nagugutom at nauuhaw sa kapatawaran ng Diyos, katwiran ng Diyos. Sapagkat ang pangako, sila'y bubusugin ng magagandang bayan. Yan ang sinabi ni Peter, 2 Peter chapter 1 verse 3. Ang sabi niya, saying that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. Talagang pupuluin ka ng good things. Alam mo, kung wala ka dun sa kasalanan, anong kasamaan makikita sa'yo? Only good things. Gusto mo bang lumaya? Napakasarap kong lumaya sapagkat ang malaya, siya yung kontento. Siya yung mayroong katiwasan niya. Mahirap kong namumuhay sa kasalanan. Wala ka na kung dito. No fulfillment at all. Alam nyo, lahat ng tao, mapabanalman o makasalanan, hangad palagi ay pakontento. Hangad palagi ay pakontento. Kung ikaw hindi pa Kristiyano, bakit hindi ka lumapit kay Kristo? Magsisi ka na yung kasalanan sa Diyos. At sampalatayanan mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Na siya lamang iyong kaligtas. At may pangako ang Diyos sa lumang tipan pa na kayo'y kanyang bibigyan ng bagong puso at bagong espiritu upang kayo makasunod sa kanyang kalooban at ikay makalakad kasama ng Panginoon. Pero maraming ligaw eh. Marami pong nalilihis dahil sila ay nagukay ng balon na kaiba sa balon ng Diyos. Gumagamit sila ng iba't ibang kasangkapan imbis na yung kasangkapang ibinibigay ng Diyos. God has all the means para tayo kanyang mapatawad. Pero gumagamit tayo ng ibang means, ng ating good works, ng ating being mabuti, ng ating pagiging religyoso, hindi ng means ng Panginoon. Gamitin natin ang means ng Panginoon. At yan ay yung gospel. The desire of genuine satisfaction ay nasa Diyos lamang. Ang Diyos Ama ang umibig at ang Diyos Anak ang tumutubos. At ang Diyos Espiritu ang nananawagan sa iyo ngayon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nasampalatayan si Kristo upang ikaw ay maligtas. Silang mga inibig ng Ama at tinubos ni Kristo makakatanggap ng bagong buhay. Satisfied
satisfied sa kapangyarihan ng Diyos. At dahil dito, nagawa ng Diyos sa mga taong nagsusuko na ng kanyang buhay sa Panginoon, sila'y patuloy na magugutom at mauuhaw sa katwiran araw-araw. Alam niyo, wala nang ibang gagawin itong mga pinatawad na mga fulfilled sa Panginoon, kundi laging hanapin ang katwiran ng Diyos. Uhaw sila palagi dyan. Lagi nilang kayo-kayo ng salita ng Diyos at hanapin ano ba yung para sa atin ngayon, Panginoon, ano yung pagkain ko para ngayon. Lord, luluhod siya, ibabalot na kanyang tuhod. Lord, ano ba yung kailangan mo sa akin ngayon? Anong dapat mong gawin sa pumakapin? Lagi sila kung ako. Lagi sila. At ang pangako, lagi silang pupusugin. Kasi ang promise doon na they will be filled ay imperfect. Ibig sabihin, palagi. Once na ikay kumakain, umiinom, palagi ng salita ng Panginoon, araw-araw, ikaw ay kanya pupusugin, pupusugin, pupusugin. Sabi ka nag-usapan niyo sa niyutot eh. Nakita ko anong talagang pinakamahusay talaga, pinaka-the-best talaga. Lagi kang nandyan sa pangangaral. Kasi kung wala ka sa pangangaral, marami kang hindi natatanggap ng mga mensahe. Samantala kung ikaw yung nandyan sa pangangaral, may natatanggap ka. Kahit dati mo na natanggap, pero natatanggap mo muli. Lumalakas ka muli sa iyong pananampalataya. Nagiging sariwa muli ang iyong mga dahon. Nananariwa ka, humahaba muli ang iyong mga ugat. Kaysa siyang nawawala sa Panginoon, higang. Sa Bisaya pa luspad. Ibiribiri. Namumutla. May beribiri. Tanong ko mga kapatid, naranasan niyo ba ang ganitong karanasan ng mga taong poor in the spirit, mourning against their sin, and being meek, asking for forgiveness. Naranasan niyo ba? Napupuno ba? Napupuno ba tayo? Nawa nga. Hanapin natin ito. Ito'y kaloob, but we have to desire it. We have to long for it. Nang sa ganon, tayo po ay ganyang pupunoy. Tayo po. Panginoon, tunay Lord na ipinapakita rito na kayo po ay soberanong Diyos, ngunit kami po ay mga responsabling tao. Kayo po ang nagpupuno, pero kami po ang naghahangad. O salamat, Lord, na hindi magkahiwalay ang dalawang buhay ito. Tama, Panginoon, ang aming pong pagsampalataya ay sapat upang may sagawa namin ang aming pong katungkulan at ipuros ninyo ang inyong pangako sa amin. Maraming salamat po, Diyos, sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.